Hi guys! Welcome nga po pala ngayon sa Aquarium Channel po namin ang anak na si Santi. At good morning dahil 5:30 ng umaga ngayon. Kasi yung anak ko nga may autism spectrum disorder at medyo putol-putol talaga yung tulog niya. Everyday ganito kami kaya maaga talaga ako nagigising. So, bago ako magtuloy-tuloy sa product reveal na ngayon natin guys, kasi meron akong dalawang product dito na gagamitin ko kayo sa mga aquarium na explain ko sa inyo. Mag-shoutout muna ako kay Tol Jose natin. So, I feel ashamed Tol Jose na natawag kitang Tol Joel. So, hindi kami magkakilala. Nakakatuwa lang talaga siya mag-comment. Tapos, yung mga comment niya, ang tawag dito, nakakatulong pa yung comment niya. Tapos, Tol Jose, I will take note of your comments. Tapos, para at least mas maganda yung vlog natin. Yan. So, guys, balik na tayo dito sa product. So, guys, bumili ko nitong humic and fulvic acid na ganito online sa Shopee. So, 45 pesos lang to, guys. Pero ito, advertised talaga to for plant soil conditioner talaga to. Nagagamitin ko lang doon sa aquarium. Kaya ako gagamitin siya kasi organic naman yung advertise nila doon guys. Kaya para sa akin, mas okay lang naman nagagamit tayo mga organic materials dito sa ating mga aquarium. At ito namang isan to is katapang extract naman to. Gawa lang din to sa Indian almond leaves o talisay leaves natin. Basically, they are the same. Kasi guys, I did a little research regarding humic and fulvic acid na nakakatulong pala talaga doon sa halaman. Tapos may nagtanong nga doon sa, naglalagay nga tayo ng guava leaf stunning doon sa ating mga aquarium dati. Kaya lang, hindi ko na nga nagawa dahil sa panahon kasi ulan, araw, gano'n, tapos mabubulok yung leaves, tapos nagkakaamang. Kaya never pa ako gumagamit ulit ng guava leaf stunning using dried guava leaves. So naisipan ko, bumili na lang nito. At ito nga, binigay sa akin ng pinsan ko. Yan. So guys, itong humic and fulvic acid, naturally occurring naman yan sa nature. So yan yung mga dried din ng mga leaves, tapos yung bark ng tree, tapos yung mga trunk ng tree, tapos yung mga stem niya na nabubulok. Tapos syempre, biodegradable the way nature recycles itself. Tapos humahalo syempre doon sa tubig natin, tapos nagiging humic and fulvic acid siya para doon sa ating mga bodies of water, yung stream, rivers, and lakes, saka yung mga ilog, batis natin ganun. So, syempre sa probinsya at dito sa around Metro Manila, meron pa rin naman. Pero syempre, pagka Metro Manila Center, syempre wala na talagang magandang talagang tubig guys. Napaka dumi na talaga ng mga ilog natin dito. Pero at least yung mga bantang mga pa-antipolo pa siguro guys, yung mga ganun, marami pa silang magagandang tubig dyan. Saka syempre doon sa ibang lugar sa Pilipinas, yung mga probinsya din natin. Yan. So guys, naisipan ko siya ilagay kasi yun na, may nag-comment din doon sa ating isang vlog na nung gumamit ako ng tanning na guava leaves, maganda ba daw yung effect? Sabi ko maganda dahil yung mga dahon nga, dire-diretso yung nagdadahon. Yung pala, not just because na nabibigyan ng nutrients using yun na nga, yung tanning, yung palang humic and fulvic acid, nag-a-assist pala yun ng nutrients absorption. So lalo na ngayon, syempre, naglalagay tayong liquid fertilizer tsaka may DIY osmocote nga tayo dun sa ating tank. So, nakakatulong sa roots na mas ma-absorb yung nutrients niya. So, yun pala talaga yung tulong ng tannin and yun na nga, humic and fulvic acid. So, may nag-message pa sa akin guys, pasensya na. Yan. So guys, maglalagay ako ngayon dito sa ating mga tank. So, itong kitapang extract na ito, gagamitin ko sa 20 gallon low-tech pack natin. Tapos itong humic and fulvic acid na to guys, gagamitin ko dito sa ating 8x8x8 na tank na to. At dahil nga medyo madilim pa sa labas guys, sa mga later videos na lang, papakita ko sa inyo na ginamit ko rin to sa mga tanks din natin na nasa labas ng bahay. Ito na guys, maglalagay na ako ng humic acid dito sa ating 8x8 beta tank. Guys, disclaimer muna ako, experiment itong gagawin ko, so I don't guarantee if this will work or makakabuti ba o makakasama din sa ating aquarium. So, kung mag-add kayo ng something sa inyong aquarium, so make your research first muna. So, ipa-product review ko na lang siya after magamit natin, at least mapakalhati man lang natin yung battle guys para at least mas maganda yung insight na mabibigay ko sa inyo. So, ito guys, maglalagay na ako. So, tansyahan lang yung paglalagay guys. Shake well before use kasi nagsisettle din yung humic powder yata yun din sa ano eh. So, shinake ko lang siya para at least mag-mix siya ng maayos. Then, lalagay ko ngayon. Tingnan natin yung reaction ng ating isda pag nilagay natin to guys. So, yun na nga. Minimal dosing lang din tayo. So, konti lang din ito nilagay ko. So, just to test it dito sa ating aquarium kung ano yung mga reaction ng ating isda. So,
So far, wala pa naman. Siyempre, around the one arm, tsaka lang natin talaga makikita yung reaction nila. Yan. So guys, next naman is yung katapang extract. Ito talaga is ginagamit talaga to para sa aquarium, guys. So ito siguro isang puno yung gagamitin ko dun sa ating 20 gallon low tech tank. Then maglagay na tayo ngayon. Next guys, maglalagay naman ako ng katapang extract dito sa ating 20 gallon low tech tank. So guys, medyo mas marami yung ilalagay ko. So tansyahan lang din ulit guys, kasi medyo mas maraming volume ng tubig dito. So ilalagay ko lang siya dito sa may ating outflow ng ating filter. So para mas madali siyang ma-mix guys. Sana makita na lang sa video na kumulay sana. Yan. So yan guys, naglagay na ako ng katapang extra. So pareho lang naman yung halos yung kulay nila. Yan guys, humahalo na siya. And then later on na lang siguro guys, titignan ko kung magdadagdag pa ako. Pero right now, syempre ngayon pa lang tayo nagdo-dosing ng ganito. So underdose lang muna yung gagawin ko guys. So ayan. So guys, salamat nga pala sa panonood dito sa ating channel, and then update ko na lang kayo sa ating mga tank, lalo na sa dinadagdag na naman nating product dito sa ilan sa ating mga tank, kung magiging beneficial ba talaga sila dito sa ating mga isda at syempre dito sa ating mga halaman. So guys, thank you for watching. Up to the next video na lang. At lumabas yung anak ko, ang kulit. Ayan. Say hi Santi, yun nga. Thank you po. Say thank you for watching. Ayan, ayaw magsalita. So, salamat po ulit. Take care. Thank you.